Nagsalita na po sina Denise Cornejo at Cedric Lee tungkol sa naturang insidente. At nakaparayan po sila ng ating kasamang si Jay Ruiz kanina lamang. Jay, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Julio, sa mga ating mga tagapanood. Ano ba yung versyon ni na Denise at ni Cedric dito sa pangyaring ito? Bali, ang nangyari, Julius, nung napanood nila sa The Buzz kahapon yung version ni Vong Navarro, lumapit sa akin itong grupong to, tapos sabi, pwede bang marinig mo din yung panig namin? Mm-hmm. Sabi ko, open ang ABS-CBN News para dyan. Mm-hmm. So kanina, nag-interview tayo para kay Denise at kay Cedric Lee. Mm-hmm. Doon nga nila pinabulaanan itong extortion na sinasabi nila na nangyari umano dahil na dulot at pabububog nang nangyari kay Vong Navarro. Ang sa kanila, ang sinasabi ni Cedric at nitong si Denise Cornejo ay nagkaroon daw ng pamumuwersa. At naaktuhan ng grupo ni Cedric si Vong. Kaya naganap itong mga pambubugbog na ito. Pamumuwersa ng tangkang panggahasa. Ganun ang kanilang sinasabi. Iyon ang kanilang sinasabi. Mm-hmm. Iyon ang kanilang sinasabi. Pakinggan natin yung kanilang pahayag sa'yo. Kanina lamang. So, ito po. Nakita ko doon ang isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise, at si Denise ay nagsisigaw at nagpapapadyak doon sa lalaki. So, ang instinct ko is, I grabbed him from the back at hinila ko siya pababa ng kama. Tapos tumayo siya, si Denise tumakbo na sa sister ko at inilabas na agad siya ng sister ko sa condo unit. Nahila namin siya palabas ng bedroom, nahila namin siya doon sa sala, at pilit namin siyang pinipin down para maaresto siya at madala sa prusinto. Kung meron mang inosente at biktima dito, wala nang iba kundi ako. Vong, hindi ko kailangan umiyak, ipakita na awang-awa ako sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa tao, lalo na sa'yo. At wala akong laban-laban dahil alam ko marami kang napasayang tao, magaling kang artista, idoli kita. Pero sa mata ng prinsipyo, ang mali ay maninitiling mali at hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan.